and outgoing and adventurous person. Yeah, po yung relationship namin, very, very intense, very passionate. So, medyo sa simula pa lang ng film, kailangan na makuha namin po yung kailangan namin maitawid yung passion ninyo, ano, ipakita sa inyo kung yung pagmamahalan namin na very intense. So, very, ano, kung sila medyo matagal yung pag-ano na sa amin, mabilis eh. Kasi kailangan we had to do it sa simula pa lang ng film eh. Kaya medyo mabilis po yung bonding namin, yung wall na napasag agad. So, yun. Okay. Ah, ayan si... I'm Larissa from F. Yung since na-mention na ni Derek and Nico yung about sensual, pagiging sensual dun sa movie. Medyo na-imagine ko kasi paano kaya si Gerald and Lydia, since si JC meron na before ng mga projects na ganyan. So, paano nyo pinaghandaan yung, specifically, yung scenes na kailangan ng pagiging sensual? Kung men. Si Julia, sanay si Julia sa mga ganito. Tinala niya ako sa isa. Kumbaga, grabe. Hindi, para ba? Kamusta ba si Jea sa in that particular scenes? Hindi, buti na lang na kinunan namin yung love scene. Komportable na kami sa isa't isa. And siguro, nakatulong din na hindi rin agad kinunan para at least yung bigay namin okay and hindi talaga obvious na naiilang or nahihiya sa isa't isa. And of course, thankful din ako na siya yung kasama ko and kapartner ko noong time na yun kasi talagang, syempre hindi ganun kadali and hindi iba siya sa mga nagawa ko talaga. So, dapat talagang panoonin. Ayun, mahaba po yung pag-uusap namin tatlo. Maraming convincing, maraming ano. Hindi, pero yeah, syempre, kasi, you know, she's only, sabi nga natin na she's very mature for age. She's only 19, pero syempre, she's still a 19-year-old na, alam mo yun, na wala pa namang ganun kadaming experiences. Ito po yung pinag-uusapan natin, yung mga loves, yung ganun, di ba? So, muna nakita ko nga siya bago mag-take, nanginig, alam mo yun, talagang malalim yung paghinga niya, tapos nag-sign up the cross pa. Yung bago mag-take, 5, 2, 1, ganun siya. So, kita ko... How did you make her feel comfortable na, at least, paano? Ano, syempre, ano, words of encouragement na rin, sinasabi ko sa kanya na kaya mo yan, tsaka, yun, just, ano, being comforting lang sa kanya, you know, kumbaga, nakakailang talaga eh, nakakailang. Siyempre, hindi wala po kaming history na lang, tapos gagawa kami ng ganung klaseng eksena. So, you wanna make her feel as comfortable as possible. So, yung sinumpukan kong gawin at sana nagawa ko. Tapos siyempre, si Drek, she has full trust in Drek. So, yun. Pero like I said, napakagaling na sa eksena yun. Kung isa yan sa mga dapat abangan na eksena sa, ano, kay Julia. Kakaibang Julia, mapapanood niya. Yeah, after doing the scene, ano yung feeling or... Gusto pa niyo gumawa ng marami pang ganun, eksena. Sobrang ganda din ang experience. Kaya sama, Star Cinema, sana lahat ng movies niya may ganung eksena. Anong feeling, Joel? Hindi, honestly, hindi lang doon sa scene na yun, but in general, ang ganda ng journey ni Mia kasi hindi naman siya yung basta love scene lang. Yung love kasi talaga yung tinahak ng journey. Tinahak talaga. Yung tinahak ni Mia sa love. May intindihan ko, and ako din talagang honestly, naapektuhan ako kasi Mia is parang ako. Hindi, meron kaming similarities ni Mia. So, habang ginagawa ko talaga si Mia, honestly, sobrang talaga akong hirap. Hirap in a way sa roller coaster na emotions. Kasi talagang pumasok talaga siya sa amin. Sorry, Kuya. Sorry. Thank you. Okay na, Ners. Gusto ko lang talagang yung tatlo kasi medyo sila yung...